Hi guys! I'm Chase LG Loza and welcome back dito sa aking tutorial channel. Hi again! My name is Chase LG Loza and ang title ng video na to ay Sketching, Fashion Design, Dress or Gown. So dito sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-sketch ng madalian sa ating mga paborito at gustong isuot na gown. Sa paggawa natin ng sketch ng gusto nating fashion design, dress or gown, meron tayong 11 basic steps na susundan para mas maayos ang kakalabasan ng ating gagawing gown. Dito sa video na tayo, explain ko isa-isa yung 11 basic steps na yon para mas masundan nyo and magawa nyo din sa inyong mga tahanan. Ang unang steps na susundan natin is i-ready natin ang mga materials na gagamitin para sa ating pag-i-sketch. So, naka-ready na yung bond paper ko, yung lapis, tapos yung pambura, yung ball pen, at yung color pencil na pangkulay. Para sa ating second step, siguraduhin nating maliwanag at mailaw tayo sa ating paggawa ng ating sketching ng fashion design dress gown. Para sa ating third step, umisip tayo ng tema o magiging inspirasyon sa paggawa natin ng ating dress or gown. So, dito sa ating tutorial video, ang naisip ko or ang gusto kong gawing gown is inspired by zodiac sign Pisces. So, para sa ating fourth step, sisimulan na natin ang ating sketching. Kumuha tayo ng lapis para pang outline or pang sketch dun sa ating body ng ating model na susuotan natin ng dress. Para sa ating sketching ng gagawin nating model, una is magdadrawing muna ako ng bilog na maliit. Tapos lalagyan ko siya ng straight sa baba para mabuo ang ating pinakaulo ng ating model. Sunod dyan is yung straight line para sa spinal cord. Next naman is yung pinakabalikat ng ating gagawing model. Third naman is yung magiging bewang ng ating model. Tapos next dyan is yung paa. Tapos yung kabila. Tapos sunod dyan is bubuo na tayo ng kamay. Nagawa na natin ang ating step 4, which is yung pag-drawing ng ating body ng ating magiging model para sa damit. Yung step 5 naman is all about, ayan, the outline na natin yung magiging design ng damit dito sa katawan ng ating model. Para sa outline ng ating magiging damit, siguraduhin natin na yung ating gagawing damit ay magiging tugma dun sa tema natin. So, tapos na tayo sa ating step 5, which is yung pag-outline ng ating design na damit dun sa ating model. Tapos mamaya, lalagyan ko pa siya ng ibang details para ma-identify talaga na Pisces-inspired yung gown natin. So, ating step number 6 is kumuha tayo ng ball pen para ma-highlight natin ang ating outline at para malinis na din ito. So, tapos na tayo sa ating step number 6, which is yung pag-highlight ng ating gown and yung model natin. So, ang ating step number 7, kung makikita nyo sa ating step number 6, hindi pa siya malinis and ang dami pang excess line dulot ng ating pag-sketch kanina dun sa lapis. So, ang gagawin natin, buburay natin ito at lilinisin natin. So, tapos na natin ang ating step number 7. Nalinis na natin at nabura na natin ang mga excess line mula dun sa ating outline kanina na gamit yung lapis. So, ang ating step number 8 is idadagdag na natin yung mga details sa ating gown para mas magmukha siyang inspired ng Pisces. And mag-add na rin tayo ng quintas or ng buhok dun sa ating model para mas maging makatotohanan siya.
Tapos na tayo sa ating step number 8, which is yung paglalagay ng ating details at dagdag information dun sa ating gown. Susunod, ang ating step number 9, which is magkukulay na tayo ng ating gown. Tapos na tayo sa ating step number 9 sa pagkulay at pag-finalize ng ating naturang gown. Ang step number 10 natin ay lilinisan lang naman natin siya at aayusin natin yung kulay at ipa-finalize natin para sa kanyang final look. So tapos na tayo sa ating step number 10, yung pangalawa sa huli na step. Para sa ating step number 11, depende naman sa inyo kung gagawin niyo yun. Lalagyan lang natin siya ng design sa gilid para hindi siya magmukhang plain na damit. And lalagay natin kung anong inspired yung ating ginawang gown. Finally, natapos na natin ang ating pag-sketch ng ating inspired gown, kung saan dinawing natin yung zodiac sign na Pisces. So ito yung nabuo natin. Sa last step, nilagyan ko na lang siya ng details as design. Nilagay ko din yung zodiac sign and yung kung saan zodiac sign siya inspired, which is yung Pisces. Nilagay ko yung kung saan ko nakuha yung color ng hair, kung saan ko nakuha itong nasa kamay niya, kung saan ko dinisign itong fishtail, and kung ano yung nasa bawah, which is yung ocean. Nilagay ko each detail. Tapos nilagay ko din yung headdress niya and yung design ng necklace. And di ko nakalimutang ilagay yung aking signature katunayan na ako talaga gumawa nitong design na to. Hi guys! So tapos na tayo sa ating gown and ito na yung nabuo natin. Tapos na tayo sa ating tutorial video. And kung kayo, kung may iba kayong inspiration or tema na gagawin sa inyong gown, sundan nyo lang naman yung 11 steps na tinuro ko dito. And paulit-ulit lang. Tapos yung isang expert tip lang na mapapayo ko sa inyo is creativity is with you. Lahat ng pagpaganda, design, lahat ng posture ng model, lahat ng itsura ng buhok, nasa inyo yun kung paano nyo siya idodrawing, kung paano nyo siya papagandahin. Huwag kayong babase sa sinasabi ng tao na dapat ganito yung gawin, dapat ganito. Dapat nasa sa inyo yun, alam nyo sa loob nyo na yun dapat yung kailangan gawin para mapaganda yung sarili nyong gawa. And ito na yung naging product natin. Sana na-gets nyo yung tutorial. And if may gusto pang pa-tutorial, i-chat nyo lang ako dito sa akin mga social media accounts. Ayun lang. Bye-bye! Salamat!